Tayong mga Pilipino pangkaraniwan ay naniniwala na ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag may nagkasakit sa pamilya o tayo mismo ang nagkasakit, halimbawa, nagkaroon ng suliranin sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kaya namatayan tayo. Para sa atin, pwedeng may mensahe ang Diyos sa atin. May expression pa nga tayong ganito eh. Kinakalabit tayo ng Diyos. Although para sa iba, hindi lang kalabit ang turing nila, kundi dagok. But just the same, malaki o maliit mang suliranin, nag-iisip tayo na ang Diyos ay nangungusap, may mensahe sa atin. Of course, we maintain na hindi galing sa Diyos ang mga suliraning ito. Pero po pwedeng hindi man galing sa Kanya ay inaalaw niya para gisingin tayo, para sigawan tayo, para paalalahanan tayo, para himukin at utusan tayo kung minsan pang magbago. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo. Unsaan, I can imagine Jesus na para bang mataas ang boses niya habang sinasabi niya, kawawa kayo sa aba ninyo, mga taga Korazin, Bethsaida at Kapernaum, kawawa kayo. Higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo. Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ay pupwedeng mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay nangungusap din sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. When everything is fine, kapag walang sakit, kapag may pera ka, hindi ka gipit, kapag masayang-masaya ang pamilya, kapag okay ang negosyo, okay ang trabaho, nangungusap din ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng isang batikang manulat, si S. Lewis, yung mga pains na nararanasan natin, these are shouts of God. In fact, minsan, ito ay parang megaphone of God. Kapag may mga pangit na nangyayari sa atin, sinisigaw tayo ng Diyos, ano? May pinababayaan ka, may na-overlook ka, magbago ka na, tigilan mo na yan, layuan mo na siya. So yun, yung mga pains na inaalaw ng Diyos na maranasan natin, these are shouts of God. Pero ang sabi rin niya, yung mga pleasures, yung mga blessings na naranasan natin, these are whisper of God. Bulong ng Diyos. So, ibig sabihin, malakas ba ng voice ng Diyos, sumisigaw man ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema natin? Bumubulong naman ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na binibigay niya sa atin. So kung siya'y sumisigaw sa pamamagitan ng ating mga problema na tayo'y magbago, tayo'y magpakatino, gawin natin ito, gawin natin yon, sa pamamagitan din ng mga blessings natin, nangungusap din ng Diyos sa atin, agalagaan mo mga blessings ng buhay mo, magpakatino ka, gawin mo ito, gawin mo yon, just the same. Ibalik natin sa Ebanghelyo. Sabi ko kanina, I can imagine Jesus na sinisigawan ng mga taga-Korazin, Bethsaida, at Capernaum. Kasi alam po ninyo, bago naman ang eksenang ito, bago ang mga words na kawawa kayo, saba ninyo, higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo, bago ito, alam po ninyo, ang eksenang wala dito, pero yung detalye narito, blessed, pinagpala ang mga tao sa tatlong bayang ito. Kaya nga ang words ni Kristo, kung sa mga taga-Tiro at Sidon nangyari ang mga kababalaghang nangyari sa inyo, ang mga blessings na natamo ninyo, disinsanay, nagdamit na sila ng sako at naupo sa abo, disinsanay, nagbago na mga taga-Tiro at Sidon, hindi kagaya ninyo, pinagpala kayo pero hindi kayo nagbago. So ibig sabihin pala, yung mga blessings ng ating Panginoon, pag-uudyok din sa atin na maging mabuting tao, magbago. Ang Korazin, talagang maunlad na bayan. Sa Bethsaida, nangyari ang pagtawag ni Kristo sa mga unang alagad niya. Sa Bethsaida, nangyari ang pagpagaling ni Kristo sa isang bulag. Sa Capernaum, nangyari ang maraming mga himala ni Kristo. So much so, nasabi ng ibang mga eksperto, ito ang mission base ni Kristo, Capernaum. But despite all this, wala
Walang himala, not on the part of Jesus, but on the part of these people living in these cities. Walang himala ng pagbabago. Wala sa kanilang nangyaring maganda. Hindi nila pinapakinggan ang mga bulong ni Kristo. Kaya sinigawan na sila. Naranasan niyo naman siguro yung may tao na sinusuportahan ninyo. Sabihin na nating literal na pinapakain ninyo, dinadamidan ninyo, inaaruganin ninyo. Lahat binibigay ninyo, sinusuportahan ninyo. Siyempre kasama dyan yung inuunawa pa ninyo, pinapatawad pa ninyo sa kabila ng maraming pagkakamali nito, pinagpapasensyahan pa ninyo, hinihintay ninyo pang magbago. Eh ayaw tumino, ayaw magbago. Haba, siguradong darating ang pagkakataon, mapapasigaw na rin kayo. Ano ba? Kapal ng mukha mo? Siguradong darating ang pagkakataon na masasermonan mo na yung tao. Siguradong darating ang pagkakataon na mababalaan mo na ito kapag hindi ka pa nagbago, makikita mo! Ganun yung nangyari sa Ebanghelyo. Bago pa man yung pagsigaw ni Kristo, nandun na yung bulong niya sa mga tagabayang ito. Pero hindi nakinig. Kaya sumigaw na siya. So ibig sabihin pala, bago mausap ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga problema, nangungusap na rin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pagpapala na sa atin ay binibigay niya. Huwag nating ma-overlook yon. Doon pa lang sa bulong, kumilos na tayo. Kaysa hintayin natin, sigawan pa tayo. Meron daw isang lalaki, isang gabi, nag-check siya ng FB account niya. Habang natutulog ng mahimbing ang misis niya sa tabi niya. So habang nag-check, nag-scroll siyang ganon, biglang may nag-send ng friend request sa kanya. At doon sa profile picture, ah, maganda. Si Loco, in-accept naman agad. Pagka-accept niya ganon, na-activate na rin, pati messenger, minessage niya. Nagkakilala na ba tayo? Nag-message sa kanya, ang bilis! Ang bilis ng internet! Hindi pa. Sabi ng babae, pero kilala na kita matagal na kasi may common friends tayong dalawa. Nakuha ko nga yung number mo eh. Iriring kit. Ah, mangkano ba? Si lalaki, patay mali siya. Ang sabi ng message ng lalaki, ah, ganun ba? Thank you for your invitation sa FB. At sumagot, agad yung babae, bilis! Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Oh my gosh, hindi mo na itatanong, matagal na kitang crush. Alam kong may asawa ka na, pero hindi ko mapikil, eh, sensya na. Alam po ninyo ang ginawa ng lalaki? In fairness, hindi naman agad nag-reply na. Pero! At tulad ng gawain mo, Redentor. Pare, hindi agad nag-reply, pero chinek yung FB account ng babae. Huh? Nakita niya, o totoo, may common friend sila. So, nagsasabi ng totoo yung babae. At, kung minsan, kayo namang mga babae, iba yung profile picture ninyo. Kaya kaming, sila lang palang mga lalaki. Matasama ako. Chinek talaga. Nadulas ako. Chinek talaga niya. Yung mga old pictures sa album. Ayan. Ay, maganda talaga. Sexy talaga. So, totoo. May common friend sila at maganda talaga. So, totoo rin. Hindi malayo. Yung sinasabi sa kanyang crush siya. Alam nyo yung ginawa nung lalaki. Magre-reply na sana. At alam nyo na kung saan mapupunta. Pero biglang parang kumislot. Yung asawa niyang katabi niya. So natigilan siya. Napagmasdan niya yung asawa niya. Yung asawa niyang pagod na pagod dahil maghapong inaasikaso siya at ang mga anak nila. Yung misis niya na pupwedeng may sinagot, may naging asawang iba sapagkat maraming nang liligaw sa misis niya pero ang sinamahan at pinakasalan ay siya. Ang misis niya na mahal na mahal siya at ang mga anak nila. Ang misis niya na
kahit para bang medyo nalolosyo na, okay lang, basta maalagaan lamang sila. Ang misis niya na may nanay na babying baby, ito ang misis niyang may tatay na ipagtatanggol at ipagtatanggol ito. Ang misis niya na masayang-masaya sa piling ng mga kapatid nito. Ang misis niya na may pamilya na ang lahat ay gagawin para dito. Pero ang misis niyang iniwan ang comfort zone, ang safe zone na ito, ang malaprinsesang buhay sa pamilya nito upang sumama sa kanya at maging misis. Ang misis niya na mahimbing na natutulog sa kanyang naunang natulog sa kanya kahit nag-FB, nag-computer pa siya sapagkat malaki ang tiwala sa kanya. Tapos lolokohin niya? Tang! Ayun. Dali-dali, in-unfriend niya yung babaeng impakta. Parang binlakpan niya, ibinaba niya yung cellphone niya, niyakap ang miss niya, nagpasalamat sa Diyos para sa miss niya. Ganun sana. Ang sabi nga ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kaya tayo tinutukso ng Diablo, dahil ayaw ng Diablo na pinagpapala tayo. Ayaw niya yun. Kaya nga sabi ko kahapon, di ba, na iiyak ang mga anghel kapag nagkakasala tayo para sa Diyos. Kasi alam ng mga anghel kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na sa kabila ng marami nating pagkukulang at kasalanan, pinapatawad tayo, pinagpapala pa tayo. Kaya lang yung mga pagpapalang ito ay hindi natin mamamaximize, hindi natin ganap na maranasan. Yung mga pagpapalang nakaamba pa, yung mga nakalaan na pagpapala pa, kung tayo patuloy sa pagkakasala. Ikaw man ang mga magulang, di ba? Hindi mo naman bibigyan ng mga blessings sa anak mo kung hindi nagpapakatino ito. Hindi dahil sa hindi mo mahal, kundi dahil alam mo na dapat ay disiplinahin mo muna at maging mature muna ito. Ganun ang Diyos. Kaya sana mga kapatid, ha? Bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito eh. Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi! Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings eh. So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na. O kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na! Miwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kesa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa eh. Kasi kapong magpapakatino ka sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala nang pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, eh parang wala ka ng choice dun kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila lang may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagpapala ng Diyos sa kanila at syempre, ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Korazin.
kawawa ka Bethsaida. Sapagat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, disin sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng pag-ukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita.